Alright, so kamusta? Welcome to the Punch and Judy Show! Commute! Hi! Unang araw ng GCQ. Hindi na unang araw ng GCQ dito sa Rizal. Pero sa Quezon City at sa ibang parte ng Pilipinas, mga major city, GCQ na. So, medyo back to normal na. Sa ngayon, pupunta tayo sa Quezon City nga dahil magpapasa tayo ng requirements para dun sa birth certificate. Kundi na itatanong, nanganak na si OBR Judy. Yes! So ngayon, inaasikaso ko na lang yung ibang napag-iwanan tulad nga nung magpapasa ko ng sedula for birth certificate, kasi nga yung mga ordinary, yung mga barangay, hindi nag-i-issue ng sedula na. Lagi na kami pinapupunta sa munisipyo. So nung pumunta kami sa Rizal, ako nang pumunta sa Quezon City Hall. So nung maawi na kami dito sa Rizal, doon na lang ako sa munisipyo ng Rizal nagpunta. Yun, nakakuha ako agad-agad. Mas konti pa yung pila kumpara sa Quezon City Hall. So ngayon, babalik na ako Quezon City para ipasa yung kulang na requirement na yun. At tignan nyo naman, oh, balik na talaga ulit sa normal. Nung hindi pa GCQ yung Quezon City, hindi rin naman ganito ka-traffic eh dito sa Rizal. Hindi, kahit nauna nang mag-GCQ ang Rizal, hindi ganito ka-traffic. Pero ngayon, oh, sobrang build up na eh. May mga palabas siguro papuntang Quezon City, may mga papasok din. At dito sa Rizal yan, may public transport na, mga jeep, mga tricycle, pedicab, lahat operational na. Pero Quezon City tsaka ibang parte ng Metro Manila, wala pa rin transport. At yun ang mahirap, kasi bumalik na yung business, ang dami nang papasok sa trabaho, pero wala naman silang masakyan. Hirap nun para sa mga commuter, mga walang motor o maski bike man lang. Napakahirap nun. So tignan natin mamaya pagdating natin sa Quezon City kung anong lagay. Although tanghali na, hindi naman na rush hour. Tingnan natin kung may kita pa rin tayo mga naghihintay na pasero, kasi wala talaga silang masasakyan. At yung mga jeep dito, mukhang walang social distancing. Ayan, kita nyo naman yung jeep, oh. Walang kaharang-harang, walang separation. Music lang. Malay mo, maingayan yung COVID, di ba? Ay, dikit. Tsaka ngayong GCQ na, ayan, makikita nyo. Ang dami ng bukas, lahat na halos bukas. Kainan, ayan, mga dental clinic. Bukas na rin sila. So, fortunately ngayon, sa mga napuntahan ko namang store, lahat naman sila nagpa-practice ng social distancing. Tsaka may mga plastic talaga sila in between nung mga kahera nila. Tsaka ng customer. So medyo safe yung mga kahera nila. Pero kayong mga customer, kayo na lang bahalang mag social distancing sa sarili nyo, di ba? Sariling disiplina na lang muna pagpasok sa store. At yan, of course, ang mga mall, some LGU, bukas na rin yung mall. Tulad itong SM San Mateo, bukas na yan. Yan nga lang, nag-require sila ng quarantine pass. So mga may quarantine pass lang yung makakapasok dyan. Tsaka hindi pa rin naman yata lahat bukas. May checkpoint pa din dito, alam ko eh. Pero kung eto naman tayo, quarantine pass natin eh pang Quezon City. Tapos syempre, may idea ako kung saan nagsasabi na doon ako nagtatrabaho sa Quezon City. So
Wala dapat tayong aberya sa checkpoint. Alright, senyas-senyas na lang. Yun nga, dahil GCQ na din, hindi na rin ganun kaigpit yung mga checkpoint. Unless meron talagang case dun sa inyo. Yun, pag may case ng coronavirus dun sa lugar nyo, yun, dun palang mas maigpit. Pero tulad nito na main highway naman, hindi naman sa abayan yung mga ganong klaseng checkpoint eh. Ano na? Hindi ganong kahigpit. Namiss ko rin bumiyahe. 2 weeks akong na-leave ngayon, di ako nagtatrabaho dahil nga nanganak si OBR Judy, so medyo tinutulungan ko pa siya sa pag-aalaga. Ewan ko may naitutulong ako. Sa ngayon ako ay errand boy. Pag may papabilin diaper, bili. Pag may kailangang documents na kailangang ipasa, ako ang maglalakad tulad nga ng gagawin natin yan. So, Quezon City na nga pala to guys. Ito na yung batasan. So, ayan. Dami ng private vehicle. Pero pagdating nga dito, pansin nyo, wala ng jeep. Walang tricycle. So, dahil nga, bawal pa din ang public transport sa Quezon City despite na GCQ na. Ah, ito may tricycle pala. Batasan, siguro LGU ng batasan lang meron. So okay naman sa batasan, may tricycle. Paglabas, syempre, paglabas ng Commonwealth mismo, yan nabalitaan kung walang sasakyan. Hirap na. Ano ka papasok sa trabaho mo? Ang taga Makati ka pa. Sabay wala kang masakyan. Yan, bukas na rin mga gawa ng motor. So, yung mga may problema sa motor dyan within ECQ na hindi makapagpagawa, bukas na rin ngayon, ngayong GCQ na. So oras na para paayos nyo yung motor nyo. Oops, namiss kong magbanking sa lugar na to ah. Okay, ito ang Commonwealth guys. Again, wala tayong nakikitang kahit na anong public transport. Ah, taxi pala. Oo, oh, yun, taxi. Tsaka mga Grab, pwede. Nga lang, kung ordinaryong commuter ka, tataxi ka ba araw-araw? Magkano yan? Halimbawa ka, sa Maati na lang yung trabaho mo, magkano taxi papunta dun? Lalo na ngayon na may build up na ng traffic. Hindi na rin ganun kaluwag yung kalsada. So tumataginting na salapi ang kailangan mo para lang makapag commute ka via taxi araw-araw. Yan lang talaga mahirap, unfortunately. Oops. Saan pupunta tricycle? Bawal ka dito sa highway. Well, so far maluwag naman. Again, dahil nga tanghali, syempre hindi na to rush hour. I'll be honest, kung ako tatanungin, hindi pa ako pabor sa GCQ eh.
Pero ano nga naman magagawa natin? Syempre, yung iba, no work, no pay. Ito na yung chance na makapagtrabaho ulit, di ba? Yun na lang, isipin natin. Kaso, lagi lang natin tatandaan na naandyan pa yung virus, ha? Hindi pa tapos. Hindi porket gini-ECQ na, ibig sabihin, tapos na. Naandyan pa din yung virus, so... Ayun na, makapagtrabaho na tayo. Medyo may konting effort lang dahil nga walang masasakyan. At syempre, konting disiplina na lang din. Wala tayong magagawa, eh. Pag ini-ECQ, walang trabaho, walang pera, walang ipang kakain. Hindi rin naman sapat yung ayuda tsaka yung relief goods ng gobyerno. So far, wala naman tayo nakitang mga commuter na naghihintay na. Hopefully, nakapasok sila ng maayos at safe. At walang araw pa lang yan. Ganyan, may bukas pa, may susunod na linggo pa, may susunod na buwan pa. So, hindi natin alam kung hanggang kailan to. Sana ibalik man lamang kahit yung angkas man lamang ba. Okay guys, malapit na tayo sa destination natin kung saan yung hospital na nanganak si OBR Judy. Pero sa ngayon, ingat lang tayo guys. GCQ na, alam ko may effort. Alam ko, naiinis kayo. Kung meron kayong hinaing siguro o mga may sasuggest kung anong pwedeng gawin, huwag na kayong mahiyang mag-suggest. Yeah. So again, salamat. Salamat sa pagsama sa akin. Again, ride safe and travel safe. Bye-bye!